masakit. Silent killer ang tawag. So, kumusta kayong lahat? And welcome to the vlog again! Today, ito ang aming uulamin. As usual, sag. Ito yung binigay nung last ng aking kapitbahay. So, lulutuin ko ito. And meron pa ata ako natirang zucchini. 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 Tama ba yun, guys? Yan yung pronunciation niya. Kung mali man ako, i-comment niyo. Ako ay naglalaba. Para mamaya, ipapasampay ko na lang sa kanya. Avoid ko na talaga yung guys kasi natatawa talaga ako dun sa comment ni sis. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi ko man daw siya basher. Pero sabi niya, naka 1K ka na lang, guys. Sige, i-avoid natin yung guys. I-challenge ko ngayon sarili ko na walang guys. Sige ha, bantayan nyo, bilangin nyo. Gusto ko talaga i-avoid na yung salita ngayon kasi kahit ako naiirita na. So sige, pero hindi naman siguro kasi that's how we address, no, the nation. Tama ba, the nation? Parang sa press lang ako, parang sa ano ba yun, guys? O yan, nag-guys na naman ako. Ay, nakakatuwa talaga. Natutuwa ako sa sarili ko. Alam niyo, ang aga ko nagising. Teka lang, ito na lang natira sa zucchini. Tapos, dito, pag nagluluto sila, hindi na nila ito binabalatan. And tapos, pag nagluto sila, durog na talaga. Ngayon, ang imimix ko dito, okra. Dahil nakabili ako ng okra. At hindi ko na ito lalagyan ng patatas. Or pwede din, kahit siguro, dalawang maliit lang na patatas. Hanggang gabi na ito, ang niluluto ko. Pero kasi since dito siya kakain today, dadamihan ko yung luto ko. Pero masarap itong binigay ng kapitbahay namin. Kasi season na ngayon ng zucchini. Hindi ba family ito ng squash? Ano? May nag-comment pala sa akin, si Sis Julie Sugitan. Sis, salamat. Yung kalabaw pala, hindi maganda sa high blood. So since high blood ako, kaya sabi ko, ala, totoo yun. Parang ang pagkakaalam ko, yan lang yung meat na safe sa high blood. Kasi hindi red meat ang kalabaw, di ba? Hindi na ako kakain ng kalabaw. Hindi na ako kumakain ng baboy. Naku, alam nyo ba na sabi nga nila, kailan pa kayo titikim ng mga gusto nyo kainin? Kung malapit ka ng mamatay, mga ganun ba? Pero alam nyo, hanggat sa pwede tayong mag-ingat, sa mga kinakain natin, mag-ingat tayo. Dahil ang high blood ay isang traidor na sakit. Silent killer ang tawag sa high blood. Kaya kung maging matigas ka sa mga kinakain mo, may high blood ka man o wala, aba, bahala ka na sa buhay mo. Diba? So, ganun yun. Minsan talaga may mga matitigas ang ulo. So, kaya, ayan. Ako, ayoko pang mamatay kasi maliit pa yung anak ko. Gusto ko pang makita na hanggat sa ano, magkaroon siya ng pamilya. Kaya takot man ako magpa-check up, pero pinagpipray ko na lang lagi na, Lord, gabayan mo kami ah. Ilayo mo kami sa mga masasamang pangyayari. Dahil talaga namang may high blood ka o wala, wag kang ano ba, ano bang tawag doon? Wag kang kampante. Dahil alam nyo guys, sa totoo lang yung ate ko, believe din ako doon kasi naka 40 plus na siya. Hindi talaga siya high blood guys. Ako lang talaga. Kuya ko, tapos ako lang tapos yung kuya ko. Tapos siya yan, hindi kasi yung ate ko. Ano talaga yan eh, hindi yan katulad ko na nerbiyosa, na ano, parang konting ano lang, hospital siya agad, pa-check up. Ako naman takot magpa-check up. Pero siya hindi, pero talagang pag dumating yung high blood, walang pili ang high blood. Walang pili ang high blood talaga. Bata ka man o matanda at tumanda ka lalo. Kaya ingat talaga sa mga kinakain. Huwag kang kampante na, ay hindi ako high blood. Hindi. Yan ang ipag-iingatan mo dahil may history man o wala. Ako naniniwala din naman ako kung may history kayo o wala, pero much better talaga na ingat talaga kasi marami na ako nakikilala na hindi high blood.
Diba nga, active na active pa sa sports, bigla na lang nagko-collapse, diba? Nawala silang mga sakit sa puso, wala silang mga high blood, very active sa daily nila. Yun, di natin alam. So, kaya ako, takot akong mamatay kasi maliit pa anak ko. Kaya, hindi sa aabusuhin ko yung paano mga kinakain ko. Dahil, naku, naniniwala ako sa mga ganyan-ganyan. Hindi, kaya ingatan ko talaga yung sarili ko. Ayokong isipin na basta lang kakain lang ako dahil wala naman ako high blood. Naku, nakakatakot ang ganyan. So, ito yung uulamin. Puro gulay lahat. Nag-char pa ako eh, kasi nag-char ako kahapon. Yung tupiin ko, guys, kung nakikita nyo, nako, bundok-bundok na talaga. So, since andyan siya na maglilinis na lahat-lahat, may time na ako na mag-ayos ng mga damit namin. Alam niyo ba, sa araw-araw, pag nakikita ko ang aking binan na lalaki, nalulungkot ako. Parang binibilang ko na yung mga araw na andito siya. Nalulungkot ako ba? Kasi, siyempre, ano, pareho na sila ng aking binan na babae na hindi na sila makakatagal dito sa, ano, sa Nepal. Guys, nandito ako sa rooftop. Masyadong bright yung aking camera. Adjust natin. Dito ako maglalaba. Dahil yung, ano bang tawag doon? Yung handle ng gripo namin doon. Sira. So, hirap ako. Lalabahan ko yung damit ni Johan. Yung kanyang dalawang uniform lang. Kasi hindi ko yun talaga basta nilalagay sa washing machine direct. Binabrush ko yung mga kwilyo. Yung ganun ba, guys? So, maglaba ako dito. Diyan, nakita niyo yung balde. Magpagawa dito ng bathtub. Alam nyo ba, nung maliit kami, kaming magpipinsan, may bathtub kami doon sa bahay ng tito ko. Ay, grabe. Simple lang, hindi nga details yung bathtub namin, guys, na magpipinsan. Sabay-sabay kaming naliligo. Masarap maglagay. Yung pag naligo lang kami, tsaka namin lalagyan, lalo pag summer, ano? Mag-suggest nga ako kay Deepak. Diba? Yung bathtub lang, guys, nakasya lang kami mag-ano, mag-upo-upo dyan, maligo-ligo. Kaso lang si Yuhan, malaki na. Dinosaur na si Yuhan. Magsampay muna ako, guys, ha. Tapos ko. May drum kami dito, pero hindi ko alam saan na dinala ni Buwa yung drum. Baka may humiram sa kanya. Sa baba tayo, guys. Yan o, yung balde nila, dinala ko dito. Sira kasi yung gripo namin dyan. I mean, may tubig, pero yung handle niya ba? So, nabi, maingay. Nagre-refill kami ng tubig. Lalaba ako ng mga bedsheets, pero siya lang yung pinapasampay ko. Yun lang, binrush ko lang yun kasi ayoko ilagay agad sa washing machine. Ayan na ulit, yung mantika, tapos cumin seeds, naglagay na ako. Tapos maya-maya ilagay ko na yung sibuyas. So, ayan na, nilagay ko na yung sibuyas. So, medyo paluto na rin yung sibuyas. Ilagay na natin yung patatas. Nagasa na yan ng mga gulay ko.
Tapos, lagyan lang natin yung patatas na asin. Mamaya na tayo maglagay ng turmeric. Asin lang muna. Konti. So, dalawang patatas lang ang ginamit ko. At palambutin na natin ulit yung patatas. Ganon dito pala, pag nagluluto, inuuna talaga yung patatas. Kasi, since alam nyo naman yung patatas, takes time talaga siya matigas. Lalo sila na ang style nila talagang durog. So, nag-try din ako na magluto na hindi ko masyadong dinurog yung patatas. At hindi nila kinakain kasi feeling nila hilaw. Yun. So, mamaya ko nalagyan ito ng mga ibang mga masala. Ano? So, hayaan ko muna yan lumambot. Hayaan natin. Alam niyo ba noon, hindi talaga ako kumakain ng pagkain nila. Hirap ako. Tapos, yung mga cumin seeds yan, syempre hindi tayo sanay kumain na may mga ganyan-ganyan. Tapos, yung fenugreek seeds, hindi man ako familiar sa mga ganyan. Tapos, syempre wala naman yan sa araw-araw natin na kinakain sa Pilipinas. Kasi hindi naman part ng pagkain natin yan. Naninibago ako at tuwing kakain ako, sinisiparate ko talaga yan. Ginaganyan-ganyan po, isa-isa. Pag maraming masala nun, ayoko talaga, kukuhanin ko talaga yung parang laman lang, ayoko nang sabaw. Ay, pero ngayon na naka-adjust na ako, grabe. Parang yung kaibigan ko lang noon na asawa niya is Indian. Pag kumain kami, pag nag-break kami, grabe yung pagkain niya, no? Hindi talaga ako makakakain. Parang nakaka-relate ako sa kanya ngayon na kung ano ako ngayon, kumain ng Nepali food. So, doon ko na-realize na ganun pala, pag na ano ka na, yung parang nasanay ka na, ma-adapt at ma-adapt mo. Meron din naman silang pagkain na hanggang ngayon, hindi ko talaga makain-kain. Kumbaga, hindi lahat nila ng pagkain na nakakain ko. Maaga ako nakapagluto para tuloy-tuloy ako sa pagtutupi at pag-aayos ng mga kwarto. Kasi magpapalit ako ng mga bedsheet. Hayaan ko muna yan. So, ayan na. Tingnan nyo yung patatas at sibuyas natin. Pwede na natin ilagay ito. So, lagyan ko siya ng asin ulit, konti. Tapos yung turmeric na powder. Turmeric lang muna ilagay natin. Tapos pepper. Tapos i-mix lang natin. Alam nyo ba na matagal na ako nagluluto ng Nepali food? Sa UAE pa lang kami. Nagluluto na ako. Noon di talaga ako marunong. Kaya nga nasusurprise si Ama nung nagluto na ako eh. Kala niya hindi ako marunong. Sabi nga ng brother-in-law ko nung nandito siya, nung kumain sila ng moton. Sabi niya sa akin, Mila, expert ka na talaga sa pagluto ah, ng Nepali food. Sabi niya sa akin. Talagang enjoy na enjoy sila that time ng kaibigan niya kain ng mutton curry. Kasi pag alam nyo, pag nalaman nyo na magluto ng pagkain nila, makukontrol nyo rin yung mga masala. Pag alam nyo kakain kayo, yun lang ang advantage. Kaya pasalamat talaga ako na natuto ako magluto ng pagkain nila. Otherwise, kawawa ako talaga. Kakain ka talaga na kung ano lang ang kanilang ano, panlasa. Pero mabuti dito sa bahay. At pareho kaming hindi pala kain ng maanghang. Lalong-lalo na sila Ama. Alam nyo ba, nasa pamilyang ito, kami ni Ama, ni Buwa, at yung dalawang ano ko, brother-in-law ko, mas ano yan sila, hindi sila pala kain ng maanghang. Si Deepak pala kain, nagulat ako kay Buwa. Si Deepak pala kain ng maanghang, pero kami hindi. So, ilagay na natin yung kamatis. Dapat, ano, yung kamatis. Kasi maliliit ito, so madami. Kung madaming ilalagay ko. Ayan. So, hayaan ko lang muna yung kamatis dyan.
takpan ko ulit para kung lumambot na yung kamatis, tsaka ko na in-mix tapos mag-add tayo ng ibang masala. Hugasan ko muna yung aking sag. So, ayan. Tingnan natin. Teka lang. Mix natin. Pag ganyan na sobrang dry minsan, lagyan ko siya ng kunting water. Pero kasi, niisip ko na gulay ito. Magtutubig din naman siya. Lalo may kamatis. So, lagyan ko lang siya ng konti. Tapos, lagyan ko na siya ng ibang masala. Mix masala ito. Masala na iba. Jeera powder. Ako magluto ng dami. Kung saan ko niluto itong gulay, dito ko na lang din lulutuin yung sag. Lagay ko na yung ginger garlic paste ko. So, ayan guys. Ilagay ko na yung ginger garlic paste. So, ayan yung ginger garlic paste natin. A few minutes later. So, medyo okay-okay na siya. Lagyan ko na lang ng coriander ulit. Ayan. Itong coriander, hate na hate ko talaga before. Pag nakikita ko nang luluto sila, ay, ba't nyo nilagyan ng coriander? Kasi hindi ba po, hindi tayo sanay na kumakain tayo lagi nito. Kasi wala man sa pagkain natin, again, ang mga ganyan-ganyan. Parang pang mayaman lang, pang social. Ay, hindi nga ako familiar sa coriander kung sa totoo lang. Ano. Parang naano na ako ba? Nasanay na ako. Kaya ngayon din ako makapagluto na walang coriander. Pero sa totoo lang, ang bango ng pagkain nyo pag may coriander. Yung aroma niya ba, yung ang bango niya iba. Parang napaka-healthy talaga. So, ayan, naluto na yan. At hayaan ko lang. Okay na yan. And, pero syempre, bago yung tikman natin kung okay yung last. Hindi ko na rin ipapakita sa inyo paano ko lutuin itong sag. Dahil, syempre, nakita nyo na kung paano ko ito niluluto. Very simple lang naman, hindi ba? So, ayan, tikman ko. At sag na lang, then tapos na ako magluto dito. So, ito tikman ko muna. Itong zucchini. Oh, ganyan. Naka-red flag na yung battery ng aking DJI. Malinis naman yan. Sa coriander, wala silang problema kahit hilaw ilagay mo. Kainin nila yan. Again, basta hindi lang spicy, kakain ako ng pagkain lang. Ayan, as long, kilala ko yung nagluluto. Pag sila magluto, grabe mantika. Totoo lang. Yung mantika sabaw talaga. Pero ako, tingnan nyo. Kinokontrol ko kasi yung mantika. So, paano yan? Balikan ko kayo mamaya-maya. So, guys, dito na naman ako sa baba. Kasi alam nyo, ang aga ko nagluto, diba? So, 10:30 pa lang. So, sabi ko kay Deepak, gutom na ako kasi dami ko nang ginawa. Tapos, sabi naman ni Deepak, sige, kain na tayo. So, ngayon si Pua, tinanong ko siya, Pua, gusto mo bang kumain na? Sabi niya, tingnan yung relo niyang aga pa 10:30. Parang breakfast talaga, no? Sabi ko, kasi kakain na kami ni Deepak. Sabi niya, kakain na si Deepak. Sabi ko, po, kakain na siya. Sabi niya, sige, kakain na rin ako. So, ayan, napaaga ang aming kain. Mabuti nga. Tamang-tama, mamaya-maya. Pagdating ng alas 11, gutom na rin sila ulit. Ano yung choice kain? Dito rin yung kakain. Nabilinis na siya ng peris. Hindi siya, guys. Ajul! Change na rin ako. Okay. Change? Kung change. Sabi niya, may nagpalit. Saan? Ano daw? Kun? Lulo. Eh, unsa? Ha? Unsa? Sometimes. No problem. No problem. Sabi ni Buwaw, Mila, pinalitan niya yung ano, yung rag daw, kasi pula yan sa pintuan nila. Sabi ko, ayaan mo na okay lang yan, mamaya palitan. As usual, ang ating daily routine, ang ating daily morning routine, ang araw-araw natin na routine, kasi gutom na ako eh. Susyo tayo, hindi lang ang pera nilalaban natin, pati mga earpods, no? Kasalanan niya yan. Ha? Pwede
is for Daddy. Error. Oh, yung tingin dadal. May mix niya. Ayaw pa naman yung buwamin ni mix yung dalo niya. So, ayan guys. Oh, tingnan yung pagkain. Oh. Kain tayo. Magmumbang ako sa harapan. Dahil gutom si Sis Milan. Oh. Sag, achar, dal. In case you'll become American citizen? Paano kaya yun? Lang kin, madzwa ni. Madzwa kin, madzwa kin.